today sa inyo, today I'm going to show you itong aking turmeric plant. So itong turmeric has been known for many of its benefits, and ngayon papakita ko sa inyo kung paano siya i-harvest. So as you can see, yung mga leaves niya are almost dried, malapit ng malanta. So it's a proper indication na pwede nyo nang i-harvest yung roots niya. So tara, let's harvest it. So eto no, naisalin ko na siya, and we will see kung how far yung mga roots have grown at kung pwede na nating ma-harvest yung ibang bulbs na nandito. So titingnan natin, like ito, pwede na to. Ito, pwede na natin kuhanin to. So ipa-plop lang siya. So madali lang siyang matanggal sa roots. So may isa na tayo. Pwede pa natin itong i-replant actually. Yung itsura nito, kasi meron pa siyang natirang mga roots. So magre-regenerate pa to. So pwede pa natin itong itanim pabalik mamaya. So minsan na no, pagka nasa palengke tayo, mapapansin nyo may mga maliliit na ganito, di ba? Na turmeric kayong mabibili. So ganyan siya, pinuputo siya from this, itong bulb na to, and we can replant this bulb. So ito na ibabalik natin. We will just cut itong mga stem na to, para mag-grow back ulit siya into roots. Ito. At ito naman yung na-harvest natin. So, ang dami, madami-dami din. I-cut na natin tong mga stem. Hindi kailangan perfect ang paglalagay o pagtatanim ng turmeric. So, ilagay nyo lang siya. Siyempre yung stalk kung saan natin kinat would face upward. And may mga ibang maliliit oh. Ayan, maliliit. I'm not sure if you can see it. Pag may nakita kayong ganitong lalabas na, ayan o, paglalabas na siya, yun ang i-face nyo upward. So ito bulb to eh. So ganun siya. And then saka nyo lalagyan ng lupa. So, diligan natin siya after. Yung alam nyo lang na
aabot dun sa tinanim natin ng mga roots yung tubig. So as you can see, ito yung stalk ko. Hindi ko naman siya pinalabas, but then sa 4 times na pagdilig ko, lumabas siya. I just want to make sure na umabot yung mga tubig dun sa mga roots na tinanim natin. So ito yung itsura ng turmeric na hindi pa tuyot yung leaves. So ganito siya kalapad. Actually, iba lumalapad pa. So ito hindi pa natin pwede i-harvest yung roots. So kahit na saan mo ilagay yung turmeric, whether it be in a sunny place like this or medyo shaded area like yung pinaglagyan ng sako ko, it can thrive. So itong leaves nito, pwedeng culinary, pwede mong pambalot ng fish. Actually, I've tried it at masarap siya. Very pungent din. Parang yung gumamit ka ng roots ng turmeric. So I hope that you learned something from this video. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share this video. I would appreciate much. Thank you. Bye, bye for now.